sa kaibuturan ng puso ni Kalik. Kahit napunta siya sa pagiging aswang, ay nanatili pa rin sa kanyang puso't isipan ang mga prinsipyo na daladala niya sa kanyang pagiging rebelde. Masama man sa paningin ng iba, pero lahat tayo ay may kanya-kanyang paniniwala sa buhay na kailangan ding irespeto. Dahil kung anong panukat ang ginagamit mo sa iyong kapwa, ay siya ring gagamitin na panghusga sa iyong pagkatao. Sa ginawa nga ni Kalik na pagbali sa espada at tuluyan nitong pagkabasag, ay siyang nagpapatunay na malinis ang kanyang hangarin. At ang tanging pangarap lang niya sa kanyang buhay ay makasama na tahimik na mamuhay ang kanyang pamilya o buong mag-anak. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon. Mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel o mag-follow na rin sa ating page. Sapakin ang like button. Iniwan nila Kalik si Salome na nakaluhod at hindi pa rin makapaniwala sa nangyari sa kanyang pamilya. Nasawi ang lahat ng mga yun sa kamay ng manggagamot, sa magkapatid, sa hukbo at kay Kalik. Dahil hindi niya pinakinggan ang unang babala ni Kalik, napagsisisihan lang niya ang paghamon sa grupo ni Kalik at nangyari na nga ang nangyari. Dahil totoo nga naman, sa realidad ng buhay ay nasa huli ang pagsisisi. Magsisiman ngayon si Salome ay huli na. Mabilis na tumawid sa dagat sa pagitan ng Panay at Negros itong grupo kasama si Gregorio. Sa pagdaong nila ay diretsong naglakbay na ang apat sa lugar ng Sagay, sa bahay ng magkapatid kung saan nakaratay si Tantang Arturo. At sa pagdating nga nila ay nag-aagaw buhay na rin itong matanda. Agad na inilatag ni Gregorio ang kanyang mga gamit. Sana hindi pa huli ang lahat, Kalik. Wika niya na medyo may mga gabutil-butil ng pawis sa noon nito. Sa pag-aalala siguro sa nakaandar na orasyon sa buong katawan ni Tantang Arturo. Kasi kung makikita nyo lang yung mga bahagi ng katawan nung matanda, hanggang paan ito ay nangingitim na. Halos malapit na sa salitang naaagnas. Isang itim na bato ang isinawsaw ni Gregorio sa langis na kanyang daladala. Pagkatapos ay panay na ang usal na pabulong-bulong nito sa batong itim. Kasama ni Gregorio si Kalik na inalis yung pang-itaas na damit ni Tantang Arturo sa mga oras na yon. Pagkatapos ay ipinatong ni Gregorio yung bato sa dibdib ni Tantang Arturo na may korteng krus. Ang trabaho ng batong to ay sipsipin ang anumang lason ng usal na binitiwan namin. Pati ang espiritual na andar ng orasyon ay mababawi. Yan na lang ang magagawa kong paraan. Dahil kumalat na sa kanyang katawan ng sumpa. Kalik, tiklop tuhod akong hihingi ng tawad sa'yo kung mamamatay itong matanda. Patawanin mo ako sa panghusga sa inyo nung una nating pagkikita. Salita pa rin ni Gregorio na hindi mapakali at alalang alala. Kalimutan mo na yon, Gregorio. Tutal, nandito ka naman na at ginagawa ang lahat para mailigtas si Tatang. Sana nga mabuhay pa siya. Napakabait kasi ng matandang to at marami na ring pinagdaanan. Alam mo ba na galing pa ito sa inyo sa pagtatago sa ikalawang digma ang pandaigdig? Ganun ba, Kalig? Isa na pala itong maalamat na aswang. Maghintay muna tayo ng mga ilang minuto. Hmm.
hinga nitong si Tandang Arturo, nahirap pa rin. Oras ang lumipas. Tahimik na pinapanood ng buong mag-anak kasama si Gregorio ang sitwasyon ng buhay ni Tandang Arturo. Ganun pa rin. Halos paputol-putol ang paghinga nito. Yung dibdib nga nito, ang taas nung angat sa tuwing hihinga ito. Hanggang sa... hinga ni Tandang Arturo. At sumunod ay nangisay yung buo niyang katawan. Alam niyo yung manok na kinatay? Tapos yung palagot na yung paghinga nito dahil paubos na yung dugo. Ganon yung pangingisay niya. Nalaglag na nga yung bato na nakapatong sa dibdib niya. Parang nalagutan na siya ng hininga. Tumayo ang lahat sa pagkakaupo, sa pagmamasid sa kalagayan ni Tandang Arturo. Lumapit agad ang mag-anak sa nakahigang katawan nito nang matapos ang pangingisay niya. Pinulot ni Gregorio yung bato na nalaglag at diretso itong napaluhod sa harapan ni Kalik at higpit ng hawak nito sa bato na parang may halo ng panghihinayang sa mga mata niya at reaksyon. Patawad? Patawad, Kalik. Hindi ko siya... Bago pa man matapos ang salita ni Gregorio. Tatang! Iyak ni Norem at hangos ni Naim. Kalik, paano na si Tatang? Wika naman ni Miela. Nakatabi si Aling Lalang na parehas ng may luha sa kanilang mga mata. Dahil parang tumigil na nga sa paghinga itong si Tandang Arturo. Tumayo ka, Gregorio. Wala kang kasalanan. Sambit ni Kalik kay Gregorio na nasa harap ng katawan ni Tandang Arturo. Tang, gumising ka. Sabi ko naman, marami pa tayong gagawin, di ba? Masamang damo ka, di ba? Norem, matibay itong si Tatang. Nagtinginan itong si Kalik at Norem na sabay na pumapatak ang kanilang mga luha. Hindi umimik si Norem at ngumiwi lang ito na parang ibig niyang sabihin na wala na si Tandang Arturo. Nag-iiyakan na ang lahat. Tang, ano ba? Gumising ka na. Sige na. Salita pa rin ni Kalik na parang ayaw tanggapin ng kanyang kalooban na sa mga oras na yon ay maaaring wala na nga si Tandang Arturo. Sa mga sandaling iyon ay iyak at pagtulo ng luha sa buong mag-anak ang tanging bumalot sa lugar ng kubo. Bumitaw si Kalik sa nakaratay na katawan ni Tandang Arturo at lumakad sa direksyon ng bintana. Pagkatapos ay tumanaw doon na hindi pa niya napupunasan ang luha sa mga mata niya. Naisip niya ang mga nangyari at naalala niya ulit ang pagkamatay ng kanyang itinuturing na ama na si Mang Dante. Tapos ngayon, ang itunuturing din niyang lolo ay wala na rin. Tinignan ni Kalik ang buong paligid sa labas at tinanaw ang buong lugar sa tuktok ng bundok na yon mula sa bintana ng kubo. At doon niya napagtanto na hindi talaga pwedeng maghiwalay ang kasiyahan at ang pait nito. Sa pagsimoy ng hangin sa labas ng bundok, papasok sa bintana ng bahay, ay kalungkutan ang bumalot sa mga sandaling iyon. Nang bigla na lang, (tinyo)
Tunog ng paghinga ulit ni Tantang Arturo. Napalingon ang lahat. Kalik. Kalik. Bigkas ng salita ni Tandang Arturo habang pikit yung kanyang mga mata at pagbitik ng dahan-dahan ng kanyang hintuturo sa kaliwang kamay nito. Alright, forward tayo ng 17 taon mula dito. 18 anyos na si Kiaan sa mga panahong ito. Tuluyan na kasing naging tahimik ang pamumuhay ng pamilya ni Kalik pagkatapos ng malaking digmaan. Natupad ang pangarap ni Kalik na mamuhay lang ng simple at walang pinangangambahang paggambala sa kanilang pamilya ng ibang lipi ng aswang. Sa mga panahong ito, ay namatay na rin si Aling Lalang nang dahil din sa karamdamang natural, pang-pisikal. Natanggap naman yon ng pamilya at nagpatuloy na silang namuhay sa pangkasalukuyan. Pero habang ang katahimikan ay tumatakbo sa pamumuhay nila Kalik, ang anino ng nakaraan ay nakabuntot pa rin sa kanya. Nang dahil nga sa pagiging malakas na grupo nila Kalik, ay nakapagtanim sila ng katanyagan sa lugar. Sa mahabang panahon ng pagtatago ni Kalik bilang isang rebelde sa kanilang lugar, sa Lanao, ay umabot sa mga dating kaaway nito ang kanyang katanyagan. Ito ang sanhi naman ng... Boss! Boss! Alam na namin kung saan nagtatago yung pumatay sa inyong anak noon. Nasa Negros siya. Sa parte ng Sagay. Ayon sa impormasyon, aswang na raw itong si Kalik. Malakas daw ang lahi na nasalihan nito. At may mga kasamahan din ito na malakas. Ganun ba? Kay aswang, o normal na tao yon. Ang gusto ko ay mamatay siya. Kung kinakailangang magbayad tayo ng antingero para sa ikamamatay niya, gawin nyo. Babayaran ko lahat. Maipaghigante o mabigyan lang ng katarungan ang aking anak. Isang mapaghigante at maimpluwensyang politiko ang nag-aamba na panganib sa buhay ni Kalik mula sa Lanao. Tipunin mo ang iyong mga tauhan at tugisin siya sa lalong madaling panahon. Buhay man o patay. Salita nitong politiko. Ilang buwan pa ang lumipas sa lugar naman ng Sagay. Nang isang hapon. Kiaan, sabay na tayong pumunta sa pinagbubunutan ng tatay mo. Aya ni Tandang Arturo kay Kiaan na buhay at malakas pa sa kalabaw. Sandali lolo, magbibihis lang ako. Salita ni Kiaan. Ano ba naman yan? Ang mga binata talaga. Hindi naman pupunta sa isang pagdiriwang. Nagbibihis pa. Pagkatapos magbihis ni Kiaan. Tara na, lolo. Aya na rin ni Kiaan kay Tandang Arturo. Naglakad na nga ang dalawa. Parang kailan lang. Kalaro lang ni Tandang Arturo noon si Kiaan. Nung maliit pa ito. Pero ngayon, mas matangkad na yung binata sa matanda. Nagkwekwentuhan ang dalawa habang nagtatawanan pa. Kaya ikaw, Kiaan, huwag masyadong matigas ang ulo mo, ha? Kagaya ng ama mo, pati yung dalawang tito mo. Parehas na matitigas ang ulo ng mga yon, kagaya ng mga binabalatan nilang nyog.
Baka sa lakas ko na to, kaya ko bang pag-umpog-umpugin ang mga yon? Habang nagtatawanan naman ang dalawa, ay dinig na dinig mo pa ang mga ibon na malayang lumilipad sa bukid at kakahuyan. Hindi ba napakasaya nga naman na malaya ang bawat nilalang at walang iniisip na kaaway? Nang biglang, napatigil ang dalawa sa kanilang paglalakad sa biglang alingaungaw ng putok ng baril. Kyaan, sa taniman yun ng nyuga. Madali ka! Agarang tumakbo itong dalawa para puntahan yung tatlo. Nandoon din na rin kasi si Nurem at Naim, nakasama na noon ni Kalik na nangangasiwa sa bukuhan. Habang tumatakbo si Kiaan at Tandang Arturo, patuloy pa rin ang putukan sa lugar ng bukuhan. Kalik, ano bang nangyayari? Salita ni Tandang Arturo habang tumatakbo. Tay, sana walang nangyari sa inyo. Salita naman ni Kiaan. Sa putukan naman na yun, ay ito na ang kasalukuyang nagaganap. Sugatan si Kalik, pati yung dalawang magkapatid. May namamaril sa kanila na isang grupo ng kalalakihan. Nang masipat ni Kalik yung isa doon, habang nakakubli sila sa tambak ng mga nyog, kilala iyon ni Kalik. Isa yun sa kasapi niya noon sa Kilusan sa Lanao. Ibig sabihin, nanggaling pa ang mga yon sa Mindanao. Alam na yun ni Kalik, dahil yun yung mukhang pera na kasama niya noon na traitor, at nasusuhulan ng pera para kumithil ng buhay ng iba. Mabilis na nagkaroon ng konklusyon sa utak ni Kalik na baka nga bumalik ang anino sa nakaraan sa nagawa niyang kasalanan sa kanyang bayang sinilangan na dahilan niya ng pagtatago mula pa noon sa sagay. Natuntun na siya at alam na rin ng tatlo na may orasyon ang mga bala na tumatama sa kanila dahil sobra ang pag-inda ng mga to sa sakit ng kanilang mga tama sa katawan. Parang nabaliktad ang pangyayari. Kung dati ay si Kalik ang namamaril, ngayon sila na ang binabaril. Tama nga kaya ang sabi nila na ang nabubuhay sa baril ay mamamatay din sa baril. Patuloy ang pagputok ng mga yon. Titigil ng konti, tapos puputok na naman. Patuloy rin naman ang pagtakbo nila Tandang Arturo at Kiaan. Nang nagsalita si Kalik, habang nakakubli sila, dahil alam niyang unti-unti nang papalapit ang grupo ng bumabaril sa kanila, alam niyang hindi titigil ang mga yon hanggat di nila natatapos ang kanilang pakay. At alam din niya kung papano mag-isip ang mga yon. Tiyak, sa kada tigil ng putok sa kanila, ay iniikutan na sila ng grupo ng rebelde rin upang masukol na silang tatlo. Naim, Nurem, ayaw kong madamay kayo sa gulo na nadala ko pa dito sa sagay. Personal kong problema ito at kasalanan sa nakaraan. Gusto ko lang ihabilin sa inyo si Kiaan, ang inyong pamangkin, kung mawawala na ako dito. Huwag kang magsasalita ng ganyan, Kalik. Salita naman ni Naim. Naim, ako lang naman ang pakay ng mga yan. Kaya pag nakita na nila ako na tumimbuang o mamatay, aalis na yung mga yan. Hindi na nila kayo pakikialaman.
At sa tingin mo, papayag kami sa kagustuhan mo, Kalik. Hindi pwede yan. Habang nag-uusap yung tatlo, tama si Kalik. Yung mga namamaril sa kanila na mga rebelde rin, patuloy sa pagkilos upang makalapit sa pwesto nila. Buo na ang desisyon ko. Nurem, Naim. Sa sambit na yon ni Kalik ay agaran itong bumangon mula sa pagkakakubli at agad naman itong pinutukan ng mga rebelde. Tumakbo si Kalik sa isang puno ng nyog at nagtago doon kung mamamatay siya. Iaabot niya yon ng tabla sa mga dumayo pang kalaban. Pero nang hapon na yon ng kaguluhan, ay papalubog na rin ang araw. Hindi masyadong makakilos pa rin itong si Kalik at yung dalawa dahil kada lilitaw ang kanilang ulo o katawan ay agaran silang pinapaputukan. Ilang sandali pa ang lumipas at dumidilim na rin ang paligid. Samantalang si Tandang Arturo at Kiaan ay nakarating na rin sa bukana ng bukuhan nila Kalik. Kaso minarapat nila ni Tandang Arturo na dahan-dahan nang pumasok doon. At pagmatsyagan muna ang nangyayari, wala pa silang masyadong ideye. Baka nga pati sila ni Kiaan ay madamay pa. Sa pag-aagaw ng dilim at liwanag, ay inumpisahan ng umatake ni Kalik. Agad nitong tinakbo ang isa sa mga rebelde na namamaril. Habang pinipilit nitong iniilagan yung mga bala. Pero siyempre, kahit pa na ganon na maliksing kumilos si Kalik, ay may mga ilang bala pa rin na tumatama sa kanya. Agad na napatay ni Kalik ang kanyang inatake nung marating niya yon. Sabay kubli ulit sa matataas na damo. Tol, aatake na rin tayo. Pumapanig na sa atin ang paligid. Uwi ka naman ni Nurem. Sa bawat sandali naman na lumilipas, may namamatay sa mga rebelding namamaril. Pinapatay ni Kalik ng isa-isa ang mga yon. Nagmistulang tagu-taguan ang laban. Kaso dito, ang mahuhuli, patay. Pero ang tanong, hanggang kailan tatagal o magagawa yon ni Kalik? Dahil sa mga tama nito, ay patuloy naman ang pagtulo ng dugo mula sa kanyang katawan na sanhi ng kanyang unti-unting panghihina. Nang kumilos na rin yung dalawang magkapatid, hirap nang magsagabunan itong dalawa dahil sa kanilang mga tama sa katawan. Walang sabi-sabi ay lumitaw itong dalawang magkapatid at inatake yung iba pang namamaril sa kanila. Agad naman na pinutukan sila ng mga kalaban. At kitang-kita mo ang nagliliparan at nagbabagang mga tingga sa paligid na papadilim na. Nasukol ng dalawa yung ilan sa mga kalaban at mabilis nila yung pinagpapapatay gamit ang lakas ng aswang. Nang matapos iyon, tumahimik na ang paligid. Mukhang namatay na lahat ang mga dumayong kalaban na rebelde rin. Nang lumitaw na rin si Kalik na marami ring tama sa katawan at hinang-hina na. Ganon din yung dalawa. Salamat. Buhay tayo. Tawanan nitong tatlo. Nang biglang may naamoy si Kalik. Nurem, Naim, may buhay pa.
huli na bago makagalaw itong tatlo. Pinaulanan ng putok si Nakalik ng dalawang rebelde. Sa kauna-unahang pagkakataon, tumumba ang dalawang tore ng Gabunan at si Kalik ng Minsanan sa lupa. Nang makita nung namaril sa kanila na tumimbuang na ang tatlong aswang, lumapit sila habang nagsasalita yung isa ng, "Heh, mga aswang pala, ngayon patay na kayo." Habang papalapit naman itong mga rebelde, pumitik bigla yung kamay ni Kalik at pati si Nurem, at nung malapit na yung kalaban, nagsagabu ng aswang si Nurem at si Kalik sa natitira nilang lakas o buhay, at agarang inatake yung dalawang rebelde. Pinutukan sila agad ng mga to, pero hindi na rin tumakbo si Nakalik, at kahit na bumabaon ang mga tingga sa kanilang katawan, ay nakipagpatayan sila hanggang huli. Nang madakma ni Nurem yung isa, ay kanya itong linapa at kinarne. Yung isa naman na rebelde ay umaatras na pumuputok sa takot nito. "Demonyo!" Kaya bago madakma yun ni Kalik na nanghihinang Gabunan, ay natumba na siya dahil hindi na kaya ng kanyang katawan. Natumba na rin si Nurem pagkatapos niyang napatay yung isa. Nang biglang, si Tandang Arturo iyon, pinatay yung natitirang rebelde. Unti-unti nang bumalik sa itsurang tao si Kalik at Nurem, nawala ang kanilang mga malay. "Kalik, Nurem, Naim!" Salita ni Tandang Arturo sa mga nakahandusay na katawan nung tatlo na parang hindi na humihinga. "Tay! Tatay! Tatay!" Iyak ni Kiaan, sabay hakot sa nakahandusay na katawan ng kanyang amang si Kalik. "Bakit? Bakit, Kalik? Anong nangyari? Anong nangyari?" Iyak din ni Tandang Arturo. Lumipas ang dalawang araw. Pagkatapos ng inkwentro nila Kalik sa mga rebelde, "Tol, kapatid ko, iyak at salita ni Naima habang natulo ang luha nito. "Nurem, Nurem, kapatid kong Nurem." Iyak ni Kalik. "Gumising ka. Gumising ka, Nurem." Iyak din ni Miela. Nag-iiyakan na ang lahat dahil tuluyan na ngang namatay si Nurem. Nabuhay si Kalik at Naim. Pinilit ni Tandang Arturo na maisalba ang buhay ng tatlo ng gabing iyon sa abot ng kanyang karunungang lihim. Nang gabing iyon, nagsaaswang ito at binitbit si Kalik at Nurem. Si Naim naman ay nagkamalay ng konti noon at binuhat naman ni Kiaan. Kahit nahirap na hirap itong dalawa na iuwi sila, ginawa nila iyon sa abot ng kanilang makakaya.
Parehas na ngang puro bahid ng dugo ang katawan ng dalawa nang dahil sa pagsusumikap na maiuwi yung tatlo. Nang di lumaon, ay natanggap din ng mag-anak ang pagkamatay ni Norem. Dahil tuluyan ng pinalaya ni Kalik ang kanyang puso't isipan sa paghihiganti sa pagkamatay ni Norem. At hinayaan na lang na ang panahon ang humilom sa mga bagay-bagay na nangyari. Dumaan ang 40 araw na pagkamatay ni Norem. Handa ka na ba, Kiyaan? Salita ni Tandang Arturo. Opo, Lolo. Salita ni Kiyaan. Pagkatapos hukayin ang bangkay ni Norem, ay nag-usal si Tandang Arturo at binuhusan ng langis ang katawan ni Norem. Sunod nun ay ang pagliyab ng apoy sa bangkay nito. At sa mga ilang sandali ay naging abo na yun. Paglitaw ng mutya sa abo ni Norem. Kiyaan, isubo mo ito at iyong lunukin. Salita ni Tandang Arturo. Dahil si Kiyaan ang tagapagmana ng mutya ni Norem. Pagsubo nun ni Kiyaan. Magpakatatag ka, anak. Salita ni Kalik. Sa kahit anong aspeto ng buhay, ay may kabiguan at tagumpay. Ipinapakita lang yon ng kwento na ating napakinggan. Pero sana ay hindi natin makakalimutan na minsan sa buhay natin ay dumaan ang maalamat na kwento ng buhay ni Kalik. All right. Whew! Ang ganda ng finale natin. Nakakaiyak na nakaka-inspire ang buong kwento na to. Horror, drama, action, comedy. Na-murder yung emosyon ko sa kwentong to. Palakpakan tayo. Marami pong salamat sa pagsama nyo sa akin at sa grupo ni Kalik hanggang sa huli. Dito sa channel at sa page, hindi ako ang bida. Kayo yon, mga kabagis. Kaya naman, isigaw na natin ang inyong mga pangalan. Shoutout po kay Miss Jutesa, ang unang Espada member ko. Yun, maraming salamat po Miss Jutesa sa walang sawang pagsuporta. Shoutout po kay Gigi Malakad ng Saudi Arabia. Shoutout din po kay Shane Lovejan. Shoutout po sa Jansinal family. Shoutout din po kay Grace Higante. Shoutout din po kay Adrian Alujado Ramos. Shoutout din po kay Glenn Pugoso. Shoutout din po kay Ambur Otara. Shoutout din po kay Gburn Hieronimo. Shoutout din po kay Maribik Jimenez. Shoutout din po kay Imaraun Dordains Eneru. Shoutout din po kay Rain Aligora. At sa Aligora family, shoutout po sa inyong lahat. Shoutout din po kay Joyce Marinas. Shoutout din po kay Jing Berbigal. Shoutout din po kay Jerome Sodela. Shoutout po kay Ann Kamasura. Shoutout din po kay Mardi Lord. Shoutout din po kay Beth Lusarte Tumalyon. Shoutout din po kay Jasmine Pasete. Shoutout din po kay Christine Joy Jokoy. Shoutout din po kay Joens Borcelo. Shoutout din po kay Anthony Ramintesa. Shoutout din po kay Beverly Aguilar. Ayun, mga kabagis, abangan ang mga susunod nating kwento. Muli po, salamat sa tunay na suporta.